So, yung next naman na nirecord namin na song is yung A Little Extra. Actually, ito yung last song na napag-decide namin na ilalagay sa album kasi it's the only English track. Nung nagdi-discuss kami nung producer, sabi niya, may something daw na kulang dun sa album. Why not add parang song na parang earworm lang, na chill lang, ganyan. I think kailangan mo talaga ng last song pang buo ng album. Nag-think ahead ako, kailangan mo talaga ng isang song na parang earworm lang. Good vibes ka lang. Parang ang sarap lang mabuhay. Parang ganun. Yeah. With love. Today. Nothing romantic. Babagay kaya kung may English ako kanta biglang pinasok. Only English? Why not? May isa akong song. Baka yung sinend ko sa'yo dati. How I wish you and me be like how we used to be. Missing you a little extra today. Yung parang ano lang, yung peg ko is yung I can live, I can love, I can raise my heaven above. Yung a little extra. Pero nagda-doubt pa ako kung babagay siya dun sa album. Parang feeling ko hindi siya magmamatch doon sa vibes ng ibang song. Nagulat na lang din kami na parang, oo nga no, parang ito talaga yung bubuo ng album. So we decided na idagdag na siya. It's a bonus track. Ito yung magpapakita nung ibang side nung vocals ko kasi people also know me as this girl na nag-host ng mga kiddie parties. Nagko-costume ako ng mga Disney princesses. And I also sing and act sa mga events na yon. So this time, naisip naman namin na gusto ko naman ipakita yung side ko na yon na nagte-theater, nagka-classical singing. So medyo in-incorporate namin dito yung pagiging Disney princess ko sa song na to. The original key for A Little Extra was supposed to be key of C. Pero nung pinakinggan na namin yung demo tapos yung arranged version ng song, na-realize namin na parang may kulang. Parang I wanted it to sound brighter kaya sinuggest ko na what if taasan natin yung key, ano kayang tunog niya, ganyan. So, in-experiment lang namin hanggang sa na-decide namin na i-keep na siya sa key of E. And yeah, yun na, doon na nag-start yung aming recording. And we're back! Recording day 5! Wow! Day 5 na? Saka 5 days tayo. Yan! Since headtop siya, kailangan may konting hangin pa rin. Yan! Yan mismo. Mismo. So this guy right there is Rapunzeling. Rapunzelingation of the nation. And while recording yung song, nag-iisip kami ng mga references namin dun sa mga songs ni Snow White, ni Rapunzel. So kung papakinggan nyo ng maigi yung track na to, marami kayong maririnig ng mga backup vocals na tunog Disney or tunog Disney princess. Actually, mas mahirap pa yung mga backup vocals kaysa dun sa pinaka-melody nung song kasi ang daming layers, ang daming voicing, ang daming blending. But it was all worth it kasi nung pinakinggan namin, sobrang ganda nung kinalabasan nung song. Mas mahirap yung backup. Mas mahirap pa yung backup kaysa sa actual melody. Paano? Paano ulit? Yes. Sounds nice. Mm-hmm.
It's so high. Nung patapos na kami mag-record, para nag-iisip kami ng mga ad-libs na pwedeng idagdag para may maiba naman doon sa song. Kasi since the concept is LDR, yung long distance relationship, nag-iisip kami. Yeah. Ano ba mga sinasabi pag LDR? Ewan ko. Kumain ka na. Kumain ka na ba? Ako ba talaga yung tinanong? Boyfriend niya, wala LDR. Award! Tapos nagtatawanan kami kasi parehas kami ng producer na walang jowa. Pati si Ate Chris, yung backup vocals ko, lahat kami mga walang jowa. So parang nagtanungan pa tayo, ano lalagay natin dyan? So parang wala kaming may input na conversation. Then nagkaroon ng idea si Miro na what if it will be a telephone conversation na parang meron talagang couple na in a long distance relationship. Tapos doon namin i-establish yung pagiging clingy or pagka-miss nung couple na yun sa isa't isa. Since yun yung concept ng song. Pag ganun yung si Julian De Jos, yun. Sabi mo, kasama ka rin din sa song na to. Alright. Hey, how are you? Eh, may tumawa. Hey. LDR feels. Genius. Cute nung idea. I like it. Ang galing. Doon kay Miro nagsimula yung idea na gawin namin yung telephone conversation. I asked Yanni kung gusto niya bang sumama doon sa song. Sabi niya, okay, G lang, ganyan. Ang akala niya, kakanta siya. So sabi niya, sigurado ka ba dyan? Baka masira yung ano, yung kanta mo. Pero sabi ko sa kanya, di ka kakanta dito, may sasabihin ka lang. So I sent him the script. Ang nakakatawa pa dito, hindi ko pinakita sa kanya kung ano yung sinasabi ko. So sinend ko lang yung script niya. So bahala ka na dyan, basta basahin mo yan. Tapos kami na bahala mag-edit. So nag-send siya ng maraming version, maraming demos. Parang voice memo lang siya sa messenger. Then, kinat-cut-cut na lang namin kung ano yung makukuha namin na okay na conversation. That's yun, nabuo na namin yung dulo ng song, which is yung telephone conversation part. Hi guys! So, I have a genius idea. Wow, genius na naman! Since naisip na ni Miro yung may telephone conversation sa dulo, naisip ko lagyan ng parang BC sound. Parang busy yung line nung kausap mo bago mag-start yung song. Kasi kaya mo na-miss yung person kasi hindi ka niya kinakausap. Wow, clingy pala to. Clingy song pala to. Pero yun, lalagyan namin siya nung sound na parang busy. Yeah, bago mag-start yung song. Diba? Isn't amazing? So, nung pinarinig ko sa kanya, natuwa naman siya dun sa output. Hindi niya din in-expect na ganun yung kalalabasan nung song. And kahit ako, hindi ko din in-expect na ganun yung kalalabasan nung song. And I'm sure na marami ding matutuwa pagka narinig nila yun. Kasi it's something different eh. So, nagre-record kami. Ang ingay ni Chichay. Habang nagre-record kami, yung aso ko na si Chichay, ang ingay-ingay niya sa labas na naririnig na siya dun sa recording kasi may nilalaro siya na parang squeaky toy. Eh yung producer ko naman, nung naririnig niya, habang suot-suot niya kasi yung earphones, sumabay yung paglaro ni Chichay dun sa squeaky toy na yun. Sabi niya, uy, ang cute nun ah, parang pwede natin idagdag yun dun sa song. Tapos parang ako, ha? Sigurado ka ba? Naglalaro siya na yung toy. So, isasama na namin sa recording to. Sobrang funny lang din nung sobrang spontaneous, sobrang hindi siya pinlano. Pero yun, kinuha ko yung toy dun sa aso ko. Tapos, ni-record namin siya para ma-add namin dun sa album. And it turned out cute. Parang magugulat ka na lang. At parang may squeaky toy dun sa song. Parang konting kilite sa tenga ng mga nakikinig. So, yeah, that was one fun fact about the song. Nox, my layer si Chichay. Chichay's toy. So, yan. May vibrato sa dulo. Is a Snow White.
He says no wait with a lot of seven dwarves. Yeah. I was hesitant at first kung gagawa ko ba talaga to ng girl version. It's a song written by my cousin back in 2011. Panahon was actually meant to be given to a different artist. Maganda yung meaning nitong song na to.